Agatha, kamusta yung paghahanap mo ng trabaho? Hinahanap ka na? Di ba, Erica? Pagod na pagod ako. Huwag ngayon, huwag mo akong simulan. Alam ko na hindi tayo magkasundo. Pero magkapatid tayo. Kaya sana makinig ka sa payo ko. Sige. Makakatulong para magkaroon tayo ng peace, may kinig ako sa payo mo. Tulungan mo ang mga pulis na mahanap ang mga Solomon. Kapag tinulungan mo sila, pwede mabawasan ang parusa mo kahit nasangkot ka sa paraiso. Akala ko ba payo? Paano tayo magkakaroon ng peace kung lagi mo akong pinagbibintangan? Ilang beses ko ang sasabihin sa'yo, wala akong alam sa paraiso. Saksak mo yun sa kukote mo. Tigilan mo na nga ako. Hindi kita titigilan dahil hindi ako kumbinsidong inosente ka. Alam mo ang ginagawa nila sa paraiso? Parang tuta ang mga trato nila sa mga bata. Yung mga bata, binibenta nila sa kahit na kanino kung sinong handang magbukas ng pitaka. Ikaw ba? Magkano ang bili nila sa kaluluwa mo? Hey, Erica, kung makapagsalita ka, akala mo ikaw lang talaga malinis? Ang totoo niyan, nakakasakit ka na ng iba. Alam ko na problema? Ibang tao nagbabayad sa mga kasalanan mo. Muntik na akong singilin ng sunog. Pero ang hindi nakawala, yung anak mo. Huwag na huwag mong gagamitin ang anak ko. Hirap na ako mag-adjust. Ako na nga itong nagmamagandang loob, nagiging mabait para lang magkaroon tayo ng katahimikan dito. Pero ikaw, gustong-gusto mo talaga akong sirain eh, no? Ayaw mong tumigil? O sige, lalayas na ako. Ibibigay ko na yung gusto mo. Ikaw naman lagi bida. Hindi ko na kayang tumira sa iisang bahay kasama ang bruhang babae na yan. Babalatan ko na yan ang buhay eh. Intindihin mo naman si Erica. Kamamatay lang ni Jolo. Nagluluksa pa yung tao. Naghahanap siya ng sagot sa mga tanong niya. Bakit? Siya lang ba yung nagluluksa? Namatayan din ako ah. Namatay si Rainier. Hindi ko naman sinisi sa inyo yun. O diba, huwag niyong hingin sa akin intindihin siya. Dahil kayo mismo hindi niyo ako iniintindi. Lahat ng simpat siya nun na kay Erica. Si Erica na lang lagi. Agatha, alam mo naman hindi totoo yan. Alam ba kung bakit ako pumayag na rito katumira sa poder ni Adele? Dahil gusto ko masiguro na maayos ka, na may gumagabay sa'yo. Hindi ko kailangan ng gabay. Lalo pat galing dyan sa Adele na yan, lagi na nangyayalam sa buhay ko. Alam mo kung bakit ako nakikialam? Dahil tunay ako nagmamalasakit sa'yo. Pwes, hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Matagal ko nang gusto umalis dito, kaya huwag na huwag niyo akong pipigilan. Aalis ka. May pera ka ba? Di wala ka ng trabaho eh. Saan ka titira? Madiskarte ko. Gagawin ko lahat para umasenso. Tingnan nyo, magugulat na lang kayo isang araw, mas mayaman ako sa mga Bermudes. Alam mo, kung yan ang gusto mo, hindi mo dapat problemahin yung pera. Hindi man ako kasing yaman ni na Debbie, pero may naipundar ako. At sinisiguro ko sa'yo, pamamanahan kita. Kung hindi ka aalis dito sa poder ng nanay mo. Pero kung aalis ka, pasensyaan tayo. Wala kang makukuha sa akin kahit ni piso. So pag-isipan mo, aalis ka o pipirmi ka dito. Okay, fine. Di na ako aalis dito. Dahil may karapatan naman talaga ako sa pamilyang to eh. Kahit na ako yung dihado, hindi ko yun hahayaan na magwala. At hindi rin magtatagal, makikita nyo kung sino ang mas mabuting kapatid at anak. Ako yun. For more The Blood Sisters videos, just click the I button and don't forget to subscribe.